Oh, kumusta? Ang gaganda ng gulay ah. Oh. Kukuha rin ako ng patatas. Sige. Bawal maglagay ng salitang pangrelihiyon sa karatula ninyo. Karatula lang. Huwag na kayong magmatigas pa. Tanggalin niyo na yung karatula niyo. Tumahimik kayo. Tanggalin niyo na yan. Bawal yung pagsasabi ng hantog mula sa langit. Tanggalin niyo na. Sige, tanggalin niyo na. Mangyayari din naman ito eh. Oh, anong mangyayari doon? Tara, tignan natin. Pang-uusig ng sisipian sa reliyosong pananampalataya. Mga kasama, tingnan nyo to, oh. Naglabas ng bagong abiso ang gobyerno. Bagong polisiya sa pagsasatsino ng Kristyanismo. Ano to? Basahin nyo mabuti tapos ibalita nyo sa iba. Ano ba yan? Pwede mo pakibasa mo? Ito, oh. Ang pambansang watawat ng China ay dapat ilagay sa isang kitang-kitang dapa sa lahat ng mga pampublikong lugar ng mga Kristiyano. Ang mga simbahan kailangan nyong gawin. Nasaan si Pastor Xu? Hindi siya pumunta. Ah, wala pa siya. Anong sabi ko sa inyo noong nakaraan? Dapat isabit sa mga simbahan ang watawat natin at litrato ni na Chairman Mao at Xie. Kaya bakit wala? Ilagay niyo agad. Director Xi, hindi sinasabi sa konstitusyon na dapat kaming magsabit ng litrato ni Chairman Xi. Kung maglalagay kami ng litrato ng ateista, para na rin kami nung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi sa Biblia, Diyos lang ang dapat naming sambahin, hindi ang Diyos-Diyosan. Kaya... Ano mang sinasabi sa Biblia, wala akong pakialam. Kayong nananampalataya sa China, dapat sumunod sa polisiya at mga utos ng gobyerno. Pag di kayo nagsabit ng litrato ng chairman gaya ng utos ng gobyerno, ibig sabihin, lumalabag kayo sa batas at isasara ang simbahan nyo. Pastor Su, wala naman kami nilalabag na batas ah. Anong karapatan ng gobyerno para gawin yun? Mismo. Pabihira talaga. Hindi naman tama yung kanya. Si Pastor! Director Xi, hindi sa hindi namin ginagalang ang gobyerno. Pero lugar na sambahan ng Diyos ang simbahan. Tama si Pastor. Hindi tamang maglagay kami ng litrato ng chairman. Hindi ito malaking bulwagan ng bayan. Isipin nyo, pag may dumating na mga banyaga at nakita nila sa simbahan ang litrato ng mga leader at sinabi nila yun sa iba, hindi ba makakasama yun sa dakila at marangal na imahe ng Communist Party? Di naniniwala sa Diyos si Chairman Xi. Naniniwala siya sa Marxist atheism. Kayo pwede nyo siyang sambahin na parang Diyos kung gusto nyo. Ang Panginoong Jesus ang sinasamba namin. At di nyo dapat limitahan ang kalayaan namin. Tama naman yun. Sumasangayon naman ako doon. Sunod naman tayo sa kanya.
Ang paglalagay ng litrato, tanda ng isinatsin ng Kristyanismo. Yung ibang simbahan naglagay na. At ganun din ang gagawin nyo. Pinapairal to sa buong bansa. Saka di ba sinasabi sa Biblia na itinatag ng Diyos sa mga nasa kapangyarihan? Kaya kailangan nyong sundin ang mga nasa kapangyarihan. Dahil pagsunod din yun sa Diyos. Hindi niyo ba yung naiintindihan? Anong mga simbahan sa abroad ang naglalagay ng litrato ng pambansang leader nila? Oo. Hindi ba kakatwa naman yung bagay na pinapagawa niyo sa amin? Tama ka. Wala akong pake sa ginagawa ng mga simbahan sa abroad. Kung nananampalataya kayo rito, dapat kayong maglagay ng litrato ni Chairman. National policy yon. Ang simbahang di sumusunod, isasara at ibaban. Ilagay nyo na, sige na! Director Shea, hindi naman yon minamadali, hindi ba? Pag-usapan muna namin yung lahat. Kung... Hindi. Pag hindi nyo pa yung ginawa ngayon, isasara ang simbahang ito. Ano naman ang basehan nila? Bilisan niya! Isabit niya yung litrato ni Chairman Shea. Gawin nyo na ngayon! Bilisan niya! Bilis, bilis! Sige. Sabit nyo na! Pastor Shu, hindi natin yun pwedeng ilagay. Oo, hindi yun pwede. Kasalanan yun sa Panginoon. Tama. Gusto yun ng gobyerno. Ano magagawa ko? Sige na, ako nang bahala. Kung gusto nyong magsarang simbahan, huwag nyong ilagay. Kitasuba! Tawid mo! Kabingi eh. Di ba kinumpis ka na tong mga aklat na to? Kinakanta niyo ba yung pambansang awit? Oo naman, siyempre. Sige, kantayin niyo nga ngayon. Tingnan natin kung gaano kayo kagaling sa pagkanta nun. Antayin niyo. Ngayon na, katayin niya! Mga kapatid, sabay-sabay tayong umawit. Sabay natin si Pastor Su sa pagkanta. Sabay-sabay tayo. Chilay. Simula. Chilay. 不愿做奴隶的人们，把我们血肉铸成我们新的朝圣。中华民族到了，我们到这儿去哦。ang hina ng boses nyo, ulitin nyo. Pastor Shu, winawagayway na natin ang matawat natin. Kumakanta ng pambansang awit at pinag-uusapan ng tungkol sa National People's Congress. Hindi na to tama. Paniniwala pa ba to sa Panginoon? Paniniwala na lang to sa CCP, di ba? Gumigiba ng mga simbahan ng party, nagtatanggal ng krus, umaaresto ng mga Kristiyano. Gusto nilang ganap na burahin ng Kristiyanismo. At sumunod naman tayo sa kanila.
Hindi ba isang kahangalan yun? Ganun na nga. Sa tingin ko, kasalanan din natin to. Sumali ako sa Tri-Self Church dahil takot-takot mahina ang loob. Akala ko kasi, papayagan ako nung maniwala sa Panginoong Jesus na poprotektahan ako ng gobyerno. Hindi ko naisip na kumukuha lang ng panahon ng CCP. Ayos lang yung pagtanggal sa mga krus, pero ngayon, kinakanta na natin ang pambansang awit at naglagay ng litrato ni Xi Jinping. Pinapakita na ng CCP ang pangit niyang mukha. Ginagamit nilang reliyon mismo para alisin ang pananampalataya. Tama ka dyan. Sa ngayon talagang naging mga alipin na tayo ng CCP. Nung kinanta ko yung bangon, kayong hindi magiging mga alipin, naramdaman ko na nagliyab na parang apoy ang galit sa kaloob-looban ko. Dapat hindi tayo pumayag na maging alipin ng CCP. Dapat tutulan natin yun. Kailangan tama tayo. Hindi tayo dapat maging alipin. Sadyang mga abusado sila. Sobra na yung pananakot nila. Binubura nila ang pananalig natin. Ganun nga. Kung hindi na ako makakapanalig dito, doon na lang ako sa bahay. Hindi na lang ako babalik dito. Mga kapatid. Teka, mga kapatid. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Pero wala rin ako magagawa. Ano ba ang Communist Party? Isa silang ATS Revolutionary Party. Pag hindi kayo nakinig, bukod pa sa ikukulong nila kayo, papatayin pa kayo ng partido. Tignan niyong lahat ng bahay iglesia. Ang alam lang nila pumasa ng krus. Mas gusto pa nilang makulong kaysa sumali sa Tri-Self. Oo nga. Lalo na ang kadlat ng silanganan. Marami sa kanilang sinintensyahan. O nalumpo o namatay sa bugbog. Sinasangayon ng banang Panginoon ang ganong pananampalataya. Pag inusig kayo hanggang mamatay bago kayo magkamit ng buhay, niluluwalhati ba nun ng Diyos? Makakapasok ba kayo sa kaharian ng langit pag ganon? Nagtatago tayo sa Tri-Self Church dahil wala tayong magawa. Sabi ng Panginoong Jesus, maging matalino kayong gaya ng ahas at matimtimang gaya ng kalapati. Yung pagsunod natin sa pinapagawa nila, pagiging matalino yon. Alam ng Panginoon ang puso natin. Basta di natin tinatanggi ang ngalan niya o tinatraidor siya. At manatili tayong matatag, maliligtas tayo. Ginagawa ito ni Pastor Sue para protektahan ang simbahan. Dahil kapag sinara ito, saan tayo magtitipon-tipon? Sa tingin ko, dapat lang na makinig tayo sa kanya. Kailangan natin maging matalino sa CCP. Wala nang ibang paraan para iligtas ang simbahan. Kasalanan sa Panginoon ang pagsamba sa mga idolo. Oo, tamang sinabi mong yan. Pastor Sue, pagkakamali ang pagsunod sa CCP, sundin kaya natin ang landas ng bahay iglesia. Ano? Ang landas ng bahay iglesia? Katapusan na natin yon. Gusto mong makulong ka? Manampalataya sa Panginoon sa selda. Kahangalan yan. Sige, salamat. Bili na kayo. Isang ang screen protector. Okay, sige. Iba na rin talaga ang panahon natin ngayon, no? Pati simbahan, naglagay na ng watawat. Oo nga eh. Minsan may nadaanan akong templo. Alam mo bang, nakita ko yung mga monghero na nagpa-plug ceremony. Sumaludo pa nga sila eh. Bumagsak tayo sa pagsamba sa mga diablo at kay Satanas sa simbahan natin. Pag nagpatuloy ito,
at dumating ang Panginoon, madadala ba tayo sa kaharian ng langit? Mula nung sumali tayo sa Three Self Church, naging malina ang lahat. Dahan-dahan. Yung mga ngaso, pumunta sa gubat. Tapos nagtakbuhan yung lahat ng mga hayop. Pero kahit ganun, may dalawang hayop na nahuli. Hulaan nyo kung anong hayop yun. Ah, yung pagong? Tama. E ano yung isa pang hayop? Ewan, hindi ko alam. Eh, di ostrich. Bakit naman yung ostrich? Kasi duwag ang mga ostrich, nilulubog nilang ulo nila sa buhangin, kaya yun, nahuli siya. National policy ito. Lahat ng simbahan sa bansa kailangan tanggalin ang mga krus nila. Pag di nyo yung tinanggal, gigibayin ang simbahan nyo. Anong karapatan yung gawin to? Bakit yung pinapatanggal ang krus namin? Upo ka. Ano? Bakit? Upo ka. Tumahimik ka dyan. Ang hina ng boses nyo, ulitin nyo. Kumusta, Mrs. Jean? Mabuti naman. Brother Zhang, Brother Ming, Brother Song, natutuwa akong makita kayo. May problema sa simbahan ngayon, kaya pumunta kami. Pinipilit nga raw ng religious affairs ang mga simbahan na maglagay ng watawat at kumanta ng pambansang awit. Alam ko na hinding-hindi niyo matatanggap yun. Tama. Pinasali kami sa Three South Church at makakakompromiso ko ron. Pwede mo kong pagtawanan, pero sumali ako ron dahil sa takot ko. Pero yung pagkanta ng pambansang awit, paniniwala ba yun sa Panginoon? Oo nga. Kaya ko yung pagbabawal nila sa atin na mangaral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Pero yung pagsamba sa Diablo, hindi ko matatanggap yun. Salamat sa Panginoon. Nagising ka na rin sa wakas. Yung pananampalataya sa Three Self, pagiging puppet yun ni Satanas. Kinokontrol kayo ni Satanas. Oo nga. Dito, maupo kayo. Panlilin lang yung sinasabi nilang kalayaan na pangrelihiyon. Lantad na ang mukha ng CCP. Kung di kami magigising, talaga bang mananampalataya kami? Labag yun sa konsensya namin. Sa wakas, nakikita ko ng tunay na mukha ng CCP. Lumalaban sila sa Diyos. Di na ako magpapaalipin kay Satanas. Ang pagsali sa Three Self, hindi talaga yung pagsunod sa Panginoon. Pakiramdam ko nga, itinapon na tayo ng Panginoon eh. Kaya kailangan, tahakin ko na ang landas ng bahay iglesia. Huwag kang mag-alala. Hindi pa huli. Tinatanggap kayo ng bahay iglesia. Salamat. Salamat, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Oh, Shelson, saan ka galing? Bumili ng prutas. Sige. Sige, labas na. Sa susunod ulit. Oo. Pastor Su, nakita ko kanina si Meng Chang Lin at si Brother Song. Mama, nandito na po ako!
Nandito ka na pala, Brother Meng. Kumusta? Brother Sun. Pastor Shu. Oh, binibisita kong mama mo eh. Ah. Xiaoyu, apo. Gumawa ka na ng homework mo. Sige na. Xiaoyu. Sige na. Halika, tutulungan kita. Pasok na. Sa loob muna kami. Changlin, hindi madali ang landas ng bahay iglesia. Naaalala mo yung tiyuhin ni Hyunzi? Sumali siya sa isang bahay iglesia. Ano yung sentensya sa kanya? Pitot kalahating taon. Mismo. Hindi mo ba nakikita ang lagay ng mga bagay? Gusto ng CCP na ganap na alisin ang mga bahay iglesia. Kapag sumali ka sa ganun sa ganitong panahon, para ka nagukay ng libingan mo. Ganun nga yun. Kung di para sa sarili mo, isipin mo na lang ang nanay at ang anak mo. Tama siya. Sa totoo lang, kung hindi tayo sumali kay Pastor Shu sa Tree Self, baka matagal na tayong inaresto. Oh, ligtas nga tayo sa ganung paraan, pero magkakamit ba tayo ng buhay? Sabi ng Panginoong Jesus, ang nakasusumpong ng buhay niya ay mawawalan nun. Ang nawawalan ng buhay dahil sa akin makakasumpong nun. Masyadong inuusig ang mga bahay iglesia. Pero di sila sumusuko kay Satanas. Nananalig at sumusunod sila sa Panginoon. Yun ang landas na tinahak ng mga santo sa lahat ng panahon. Yung kidlat ng silanganan. Hindi ko alam kung paano sila nagsimula. Pero narinig ko, masyado silang inuusig at sinusugpo ng CCP. Pero pinapalagana pa rin nilang ebanghelyo. Tingnan niyo ang landas nila at ang sitwasyon natin. Nakakaawa. Lahat ng mga Three Self Church naging turuan na ng kaisipan ni Xi Jinping. Kikilalanin pa ba tayo ng Panginoon? Palagi kong nararamdaman na malapit na yung malaking sakuna. Na parang tinalikuran na tayo ng Panginoon. Yung pagsunod natin sa mga polisiya nila, paraan lang yon para hindi nila tayo guluhin. Oo nga. At isa pa, ang pagtahak sa landas ng Tree Self at pagsunod sa gusto ng rehimen, meron yung basehan sa Biblia. Paano yun magiging mali? Anong sabi sa Roma chapter 13 verse 1? Bawat kaluluwa'y pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan yon ay hinirang ng Diyos. Ang paggawa nun, naaayon sa mga turo ng Biblia. Tama lang ang paggabay sa atin ni Pastor Shu sa landas ng Tree Self. Naaayon yun sa Biblia. Tinatag ng Diyos ang mga pastor. Kung iiwan natin ang mga pastor para sa mga bahay iglesia, di ko alam ang kahihinatnan nun. Tama. Tinatahak natin ang landas na yun dahil takot tayong makulong. Dahil takot tayo sa puwersa ni Satanas. Ligtas nga ang sarili natin. Pero kontrolado naman tayo ni Satanas. Niyuyukuran natin siya. Pagluluwalhati ba yun sa Diyos o panghihiya sa Kanya? Kung sinasamba natin sa simbahan si Satanas, malinaw na pinagtataksila natin ang Panginoon. Bakit ba hindi niyo yun makita? Changlin, makinig ka sa amin kahit ngayon lang. Napakaraming tao ang namatay sa mga panghuhuli ng CCP. Bakit ba tayo naniniwala sa Panginoon? Di ba para sa kaligtasan at... Ma!
Chongling! Shiheng, kailan ka pa bumalik? Kamakailan lang. Kaya pala, hindi talaga kita makita eh. Nagtatago ka pala sa ibang bayan. Di lang huli ang iniiwasan ko. Sumali ako sa ilang mga bahay iglesia. Naging abala ko kaya di ako nakabalik. Teka, nga pala, kumusta na sa simbahan? Huwag mo nang alamin. Ang ginagawa sa Three Self, mababaw na usapan lang tungkol sa Biblia. Wala kang ibang makukuha. Bukod sa watawat, kumakanta na rin kami ng pambansang awit at sumasamba sa Diablo. Para na yung lugar na pinagtuturuan ng CCP. Pag di kami bumalik sa bahay iglesia, magiging atihista na rin kami. Buti na lang, nagkataon na matigas ang ulo ko. Talagang wala na akong ibang magagawa. Nakikita ko na ang pangit na mukha ng demonyo. Mahigit isang dekada ako sa Three Self Church, pero wala akong napala. Talagang pinahama kami ng mga pastor at elder. Kung ganun, nagising na kayo sa wakas. Mabuti yan. Maupo ka. Sabi ng Panginoong Hesus, at ang di pumapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay di karapat-dapat sa akin. Ang nakasusumpong ng buhay niya ay mawawalan nito. At ang mawala ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong nun. Mapapalad ang pinag-uusig dahil sa katwiran pagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen. Maraming beses na nating nabasang mga yon. Pero ilan talagang makakapasa ng krus at sumunod sa Panginoon? Isipin mo, nang magpakita at gumawa ang Panginoon, bakit marami sa mga Hudyo ang hindi nangahas na sumunod sa Kanya? Di ba dahil takot sila na maaresto? Ang Judaismo dati, para rin lang yung Three Self Church na pinapatakbo ng gobyerno. Nung panahong yon, kinikilala yon ang gobyernong Romano at di inuusig. Pero anong nangyari sa dulo? Lahat sila, tinalikuran ng Panginoon. Tama. Yung mga sumunod sa Panginoong Hesus, na tumalikod sa lahat para lang dun, kasali sila sa bahay-iglesia ng panahong yon. Nagdusa sila sa maraming pag-uusig, pero nakamit nilang kaligtasan ng Panginoon at nakaunawa ng ilang katotohanan. Natutunan nila kung paano sumunod sa Panginoon at sumaksi at nagkaroon ng biyaya at patnubay ng Diyos. Yung Three Self, talaga bang pananalig at pagsunod yon sa Panginoon? Kailangan nilang makinig sa CCP sa lahat at tumulong pa sa pagbabantay sa mga bahay-iglesia. Oo nga. Ang Panginoong Hesus ang dapat nilang sambahin, pero winawagayway pa rin nilang watawat kumakanta ng pambansang awit. Nakakahiya yon para sa mga Kristiyano. Sa syudad na to, mahigit sa 40 mananampalataya na ang umalis sa iglesia nila at sumali sa mga bahay-iglesia at nakatakas sa pagkontrol ng gobyerno. Isa tong napakaseryosong problema. Uulitin ko lang sa inyong lahat, ang mga tauhan ng bawat simbahan ay kailangan paigtingin ng edukasyon tungkol sa mga pulisiyang pangrelihiyon. Mahalagang maunawaan ang ideolohikal na kalakaran ng bawat mananampalataya. Maunawaan ang nangyayaring pagbabago sa kanilang mga pag-iisip. At agad na isagawa ang kaugnay na gawaing kaisipang pampolitika. Dapat maingat at pasensyoso natin silang patnubayan at tuluyang alisin ang paniniwala nila sa Diyos. Dapat mapaniwala natin sila sa siyensya at sa partido. Para matapos ang ilang panahon, matutunan nilang mahalin ang partido at ang bansa. Doon lang natin ganap na matatanggal ang relihiyosong paniniwala. Magagawa ang buong China bilang isang ateistang bansa. Masisiguro na ang lahat ng Chino ay nagtitiwala, minamahal at habang buhay na susunod sa partido. At makakamit ang hangarin nating habang buhay na mamumuno ang CCP. Ngayon na iniisip ko yun, talagang ang lumayo kami sa landas ng Panginoon. Nakinig lang kami sa mga pastor at elder at sumunod sa mga utos ng CCP. Pero di namin sinunod ang Panginoon. Pinagtak sila namin ang mga turo ng Biblia. Totoo. Nilabanan at rinaydor namin ng Panginoon. Oo. May natutunan akong leksyon ngayon. Sa pananalig, dapat makinig tayo sa Panginoon at sundin siya. Hindi makinig at sumunod sa tao. Tama yung landas ng mga santo dati. Kung hindi tayo susunod sa Panginoon, di tayo bagay maging disipulo niya. Oo. Matagal ko nang alam ang mga verse sa Biblia, pero ngayon ko lang naunawa ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Oo.
Kapag sumunod tayo sa Panginoon, si Satanas, inuusig tayo. Pero hindi niyo dapat maliitin ang karanasang yon dahil merong makukuhang mga leksyon doon. Talaga? Pag umasa at nagpagabay tayo sa Panginoon, nakikita at nauunawaan natin ang gawat kalooban niya. At nakikita natin kung paano siya nagliligtas ng mga tao. Kaya pagpapala talaga ng Diyos ang dumanas ng mga paghihirap at pagsubok. Sabihin niyo, kung takot tayong maaresto at makulong, kung ginhawa at kaligtasan lang ang gusto natin, magkakamit ba tayo ng katotohanan o buhay? Makakamit ba natin ang pag-ayon ng Diyos? Dapat nating talikuran si Satanas, takasan ang pangaalipin niya at sundin ang Panginoon ng may pananalig para magkaroon tayo ng kapayapaan. Tama. Doon lang sa pagsalubong sa Panginoon tayo, makakahanap ng landas. Oo. Oo. Tama ba? Salamat sa Panginoon. Pastor Shue. Ah, Chief. Narinig namin na may ilang tao mula sa simbahan niyo ang tumututol sa mga polisiya ng gobyerno patungkol sa relihiyon. Ang totoo niyan, alam na namin kung sino ang mga taong yun at iniimbestigahan na namin ang sitwasyon. Marapat lang na tumulong ka sa amin sa pagtiyak tungkol sa problema sa mga taong to. Huwag na huwag kang magiging maluwag. Chief, totoong may dalawang pasaway sa amin. Pero nalutas na namin ang problema. Umasa kang makikipagtulungan ako sa inyo. Pero binabalaan kita. Pag may nangyari pa uling ganito, hindi lang ang simbahan niyo ang mawawala sa'yo, kundi pati ang karera mo bilang isang pastor. Chief, sinisiguro ko sa'yo, wala na uling mangyayaring ganitong bagay. Mabuti kung ganun. Nagpagpunta sa bahay iglesia, hindi yun basta-basta. Kailangan mo ng permiso ni Pastor Sue. Para saan pa yun? Ang pagsunod sa pastor, pagsamba sa hari ng mga diablo, pagpapahamak yun sa sarili. Ba't ka makikinig doon? Brother May, pupunta ako. Sige, magkita tayo mamaya. Tama talaga ang pagpunta sa bahay iglesia. Kasalanan natin na naging duwag tayo. Brother Liang! Sige na. Ate Camis, saan ka nakatira, ha? Oh, Xiaoyang! Ay! Director Wei. May napansin kaming mga hindi taga rito na madalas dumaan sa eskinita niyo. Kaninong bahay sila pumupunta? Kaninong bahay? Nakita niyo na ngayon ang masamang mukha ni Satanas. Ramdam niyo nga ang pagsamba sa hari ng mga demonyo ay pagtataksil sa Panginoon. Gusto niyo nang iwan ang Three Souls Church. Hindi simple ang mga bagay na ito. May dahilan ng mga pastor kaya tinahak nila ang landas ng Three Souls. Pero kung kailangan ba natin silang sundin sa paggawa nun? O kung ayon ba sa kalooban yun ng Panginoon? O kung aayunan niya ba yun? Kailangan natin hanapin ang katotohanan at magdasal sa Kanya. Kung walang basihan sa salita ng Panginoon, kung pumipili tayo ng base sa karunungan at pananaw ng tao, maling landas ang matatahak natin. Likas sa taong piliin ang ginhawa, umiiwas sa paghihirap, sa pagdurusa para sa Panginoon o magkamit ng katotohanan. Walang gustong mamatay para sa Panginoon. Pag dumanas tayo ng pag-uusig, nagiging mga Judas tayo. Binibenta natin ang Panginoon at Iglesia. Anong mga kahihinatnan? Kaya sa pagpili ng landas, kailangan nating hanapin ang kalooban ng Panginoon. Kung bulag tayong susunod sa mga tao, hindi ba kahangalan yun? Oo. Sa kapanahunan ng kautusan, sabi ng Diyos, ang bayan ko'y nasira sa kakulangan ng kaalaman. Sabi rin sa kawikaan, namamatay ang mangmang sa kakulangan ng pag-unawa. Amen. Kung gusto niyong magkamit ng katotohanan sa ilalim ng CCP, kailangan niyong magsugal ng buhay. Buhay niyong magiging kapalit. Kung walang tunay na pananalig, masusunod niyo ba ang Panginoon? Mabubuhay lang kayo ng walang dangal sa landas ng Three Self.
At kung may pahiwatig na mga biyaya, hinahabol niyo yung pastor para maniwala sa iglesia. Tinutupad nito yung propesiya sa kawikaan. Ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ang sisira sa kanila. Teka, hindi ko maintindihan. May basehan sa Biblia ang paggabay sa atin ng pastor sa landas ng Trisaf. Bukod nun, tinakda ng Diyos sa mga pastor at elder. Kaya paanong naging mali na sumunod sa kanila? Oo nga, ano masama ron? Kung itinakdaman ng Diyos ang mga pastor at elder, hindi yung matutukoy ng tao. Salita ng Diyos ang susundin natin. Sinabi ba ng Panginoong Hesus na tinatag sila ng Diyos? Sinabi ba ng banal na espiritu ang bagay na yon? Ah, hindi. Nang gumawa ang Panginoong Hesus, ang mga pinuno ng mga relihiyon ang gumawa para labanan at tatulan siya at nagpako sa kanya sa krus. Tama. Kung ginagabayan tayo ng mga pastor sa tamang landas at may kumpirmasyon ng gawain ng banal na espiritu, walang masama sa pagsunod sa kanila. Kung ginagabayan nila tayo para sumamba sa hari ng mga diablo, masasabi niyo pa rin bang tinatag ng Diyos ang mga pastor? Hindi ba nakakalinlang at nakakapahamak yun sa tao? Ganun nga yun. Oo. Karamihan sa pastor at elder, nagtapos sa mga theological institute. Mga profesional silang teologo na umaasa sa teolohiya para kumita. Hindi talaga sila mga tagasunod ng Diyos. Karamihan sa mga pastor, sa siyensya lang naniniwala, hindi sa mga himala. Yung ilan nga sa kanila, hindi kinikilala ang banal na pagbubuntis sa Panginoong Hesus. Hindi sila mga mananampalataya. Lalo na mga pastor ng Three Self Church. Yung ilan sa kanila, mga profesor sa CCP schools, sa Marxism-Leninism Institutes, at yung iba naman, nagsasaliksik ng Biblia para sa United Front. Karamihan sa kanila, mga miyembro ng partido. O kung hindi, mga sugo sila ng partido. Tinatawag nila na pastor ang mga sarili nila at itinanim sila sa bawat simbahan para ipaliwanag ang Biblia. Masasabi niyo bang talagang tinatag sila ng Diyos? Mali daw na tinatag sila ng CCP. Paano masasabing gawa yun ng Diyos? Tama. Kung ipipilit natin tinatag ng Diyos ang mga pastor na tinatag ng CCP, na pagsunod sa Diyos ang pagsunod sa kanila, hindi ba kalapastanganan yun? Hindi ba ginugulo natin ang tungkol sa mabuti at masama? Tama ang sinabi niya. Pinupuri nila ang katayuan at impluensya. Sakim sila sa buhay. At para ingatan ang sarili, mas gusto nilang sumunod sa masamang rehimen. Talaga bang pwede nating sundin ang ganung mga huwad na pastol? Hindi pwede. Kaya sana pag-isipan niyo to. Talagang seryoso to eh. Tungkol to sa kung makakapasok ba tayo sa kaharian ng langit. Importante nga talaga ito. Talaga ngang, mapagkunwari ang mga pastor. Mga huwad na pastol na sumusunod kay Satanas. Ganun nga. Nalito kami sa loob ng maraming taon. Akala namin tinatag sila ng Diyos at bulag kaming sumunod sa kanila. Mismo. Akala natin pagsunod sa Diyos ang pagsunod sa kanila. Bulag tayo pag hindi nauunawaan ang katotohanan. Tinutupad nitong salita ng Panginoon. Kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mga huhulog sa hukay. Bilang mga nananalig, dapat pakinggan natin ang salita ng Panginoong Hesus at sundin siya. Di tayo dapat malinlang ng mga huwad na pastol na sumamba sa hari ng mga diablo. Oo. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Kaya ano ba talaga ang paggawa sa kalooban ng Ama? Kailangan natin pakinggan ang mga salita ng Panginoong Hesus at isagawa yun ang naaayon, yun lang ang tagasunod. Kung nakikinig at sumusunod tayo sa CCP, ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Hindi. Hindi ba lantara nating nilalabanan at pinagtataksilan ng Diyos? Nakakapaliwanag talaga ang pagbabahagi. Sinap mo pa. Shhh! Changlin, buksan mo to! Yung neighborhood committee. Yung neighborhood committee. Ano? Dali, pumunta kayo sa likod. Bilis, bilis. Changlin, buksan mo to. Yung mga upuan.
Director Wei. Changlin. Ha? Ano bang nangyayari? Hindi ko kayo narinig agad eh. Nagkaroon ka ng mga bisita, di ba? Oo. Yung ilang kaibigan ko, nakalis na sila eh. Nakalis na? Oo. Ah, anong klaseng mga kaibigan sila? Mga mananampalataya, di ba? Ilang kapatid mula sa iglesia ang dumalaw kay Mama. Ah, akala ko ba umalis ka na sa simbahan nyo at nagtitipon na lang sa bahay? Walang ibang narito. Tingnan mo nga naman tong pusa ko. Changlin. Ha? Tama lang naman natili ka sa Three Self. Pag nagsagawa ka ng pagtitipon sa bahay, paglabag yun sa batas. Sige. Ah, siya, tayo na. Huwag muna kaming ihatid. Wala na sila. Hindi na ligtas na magtipon dito. Maghanap na tayo ng iba. Eh kung sa bahay ko na lang. Oh, doon na lang. Hiwa-hiwalay kayo. Mag-iingat kayo. Ingat kayo lahat. Ingat kayo. Siheng, nung panahon na nawala ka, ang dami mong naunawaan. Malinaw mo nang nakikita ang lahat. Oo nga. Hindi ko sinabi sa inyo dati. Ngayon nakita niyo na kung ano talagang Three Self. Sasabihin ko na. Tinanggap ko ang makapangyarihang Diyos. Talaga? Yung kidlat ng silanganan? Oo. At bumalik ako rito para ibahagi sa inyo yung magandang balita. Tingnan mo nga naman. Halika, ikwento mo sa amin. Tara. Hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Pero paano natin siya tatanggapin? Kailangan natin pakinggan ang salita ng banal na Espiritu sa mga iglesia. May propesiya sa pahayag. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ilan bang beses yung inulit? Pitong beses? Bakit yun inulit ng napakaraming beses? Para ipaalala sa ating, ang susi sa pagtanggap sa Kanya ay pakikinig sa tinig ng Diyos. Tayo na. Totoo nga yun. Ito talaga ang bagong liwanag. Oo nga. Tigil, tigil. Medyo sayahan nyo naman. Lagyan nyo ng puso. Alalahanin nyo, ilang araw na lang National Day na. Pupunta mga opisyal para panoorin tayong kumanta. Kumukha tayong miserable. Makakasira lang tayo sa mood ng National Day. Edi tuluyan na nating sirain. Ayokong kumanta. Ba't ba natin ito ginagawa? Ayusin na lang natin to, pwede ba? May kailangan pa akong gawin sa bahay eh. Tosha, sige. Ulitin natin, huli na to. Isang beses na lang. Sige na, tumayo ko na. Uling beses na to. Sa loob ko eh. Sige na. Okay. Ready? Sabi ng makapangyarihang Diyos, malapit nang matapos ang 6,000 taong plano ng pamamahalaan ng Diyos. At ang tarangkahan ng kaharian ay nabuksan na para sa lahat ng naghahanap ng pagpapakita niya. Mga minamahal kong kapatid, ano pa ba ang inyong hinihintay? Ano itong hinahanap nyo? Kayo ba ay naghihintay sa pagpapakita ng Diyos? Hinahanap ba ninyo ang kanyang mga yapak? Talagang lubos na pinananabikan ng pagpapakita ng Diyos at talagang napakahirap masumpungan ang mga yapak ng Diyos. Sa ganitong kapanahunan, sa mundong tulad nito, ano ang nararapat nating gawin upang masaksihan ang araw ng pagpapakita ng Diyos?
ano ang nararapat natin gawin upang makasabay sa mga yapak ng Diyos. Ang mga katanungang ganito ay kinakaharap ng lahat na iyong naghihintay na magpakita ang Diyos. Naisip na ninyo ang lahat ng ito nang hindi lamang miminsan. Ngunit ano ang kinalabasan? Saan nagpapakita ang Diyos? Nasaan ang mga yapak ng Diyos? Nakuha na ba ninyo ang sagot? Ang ilan ay pabigla-biglang naniniwalang kung saan man may gawain ng banal na espiritu, doon nagpapakita ang Diyos. O kung hindi naman, ay naniniwala silang kung saan mayroong mga espiritual na tao, doon nagpapakita ang Diyos. O kung hindi naman, ay naniniwala silang kung saan man ang mga tao ay bantog, doon nagpapakita ang Diyos. Sa ngayon, isantabi natin kung tama man o mali ang gayong mga paniniwala. Upang ipaliwanag ang ganitong tanong, kailangan muna nating magkaroon ng isang malinaw na layunin. Hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos. Hindi tayo naghahanap ng mga espiritual na tao. Lalong hindi natin hinahabol ang mga sikat na namumuno. Tayo ay naghahabol sa mga yapak ng Diyos. Dahil dito, yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbigkas ng Diyos. Sapagkat kung saan man naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos. At kung saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos. At kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Amen. Amen. Kahanga-hanga ang mga salitang ito. Oo nga. Kung saan naroon ang bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig niya. Kung saan naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos. Tama yan. E di, yun na talaga yun. Saan man natin naririnig ang tinig ng Diyos, di ba natanggap na natin ang Panginoon? Tama. Nung hinihintay natin siya dati, nakinig lang tayo sa mga pastor. Di tayo nakinig sa tinig ng Panginoon. Tama ka. Ay, masyado tayo naging hangal. Oo, ganun nga. Ano pang ibang sinabi nila? Sabi nila, karamihan ng pastor ng Three South Church mga sugo ng CCP. At ang mga pastor at elder, tinatag sila ng CCP, hindi ng Diyos. Mahalagang kasamahan ng mga gaya nina Brother Meng at Sister Feng. Lagi sila naghahandog. Malaki ang mawawala sa atin kapag umalis sila sa iglesia. Sabi ng makapangyarihang Diyos, minsan na akong nakilala bilang Jehovah. Ako ay tinawag din na ang Mesiyas. At minsan na akong tinawag na Jesus na tagapagligtas ng may pagmamahal. Subalit ngayon, hindi na ako ang Jehovah o Jesus na nakilala ng tao sa nakalipas na panahon. Akong Diyos na nagbalik sa mga huling araw na magtatapos sa kapanahunan. Akong Diyos mismong bumabangon mula sa dulo ng mundo, puno ng aking buong disposisyon at puspos ng awtoridad, karangalan at kalwalhatian. Kailanmay di nakipag-ugnayan sa akin ng mga tao, kailanmay di ako nakilala, at laging walang alam tungkol sa aking disposisyon. Mula sa pagkalikha ng mundo hanggang ngayon, wala ni isang taong nakakita na sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa tao sa mga huling araw, ngunit nakatago sa gitna ng tao. Siya ay naninirahan kasama ng tao tunay at totoo. Tulad ng nagniningas na araw at naglalagablab na apoy, puspos ng kapangyarihan at naguumapaw sa awtoridad. Walang isamang tao o bagay na hindi mahahatulan ng aking mga salita. At walang isamang tao o bagay na hindi padadalisayin sa pamamagitan ng pagliliyab ng apoy. Sa huli, lahat ng bansay mapagpapala dahil sa aking mga salita at pirapirasuring madudurog dahil sa mga salita ko. Makikita ng lahat ng tao sa mga huling araw na ako ang tagapagligtas na nagbalik. Akong makapangyarihang Diyos na lumulupig sa buong sangkatauhan. At makikita ng lahat na ako ay minsang ang handog para sa kasalanan. Subalit sa mga huling araw, ako rin ay nagiging mga ningas ng araw na tumutupok sa lahat ng bagay. Gayon din ang araw ng katwiran na nagbubunyag ng lahat ng bagay. Ganoon ang aking gawain sa mga huling araw.
ginamit ko ang pangalang ito at angkin ko ang disposisyong ito upang maaaring makita ng lahat ng tao na ako'y isang matuwid na Diyos ang nagliliyab na araw, nagniningas na apoy, upang ang lahat ay maaaring sumumba sa akin ang tanging tunay na Diyos. Salamat sa Diyos. At sa gayon makita nila ang aking tunay na mukha, ako ay hindi lang Diyos ng mga Israelita at hindi lang ako ang manunubos. Ako ang Diyos ng lahat ng nilikha sa buong kalangitan at lupa at karagatan. Amen. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Pakabuti talaga ng Panginoon. Masamang balita! May mga polis! Mga polis? Huwag kayo mataranta. Teka, anong ginagawa niyo? Sinumbong na ilegal na pagkatipon dito. Ba't mo siya sinaktan? Opo, kamay sa ulo! Sige, usap tayo. Sige. Kakaarmahin din sila balang araw. Mas ligtas tayo sa simbahan. Pagbalik ni Meng Changling, papuntahin mo sa presinto. Pinaghahanap ka na ng mga pulis. Magtago ka muna sa bayan natin. Pag may lumabag uli sa mga patakaran ng simbahan at tumanggap ng di kilalang tao ng walang pahintulot, lalo na ang mga taga-kidlat ng silanganan o nakinig sa mga pangaral nila, huwag niyo ako sisihin sa gagawin ko. Oras na mahuli kayo, tatanggalin kayo. Itong mga nakaraan, binabawalan kami ni Pastor Shui na saliksikin ang tunay na daan at sa pakikipag-ugnayan sa mga taga-kidlat ng silanganan. Sabi niya, ang sino man daw nagagawa nun, tatanggalin agad. Talagang, pwersado na ngayon ang lahat. Walang nangangahas na magsiyasat. Naghahatid ng buhay ang Kristo ng mga huling araw at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ito ay ang landas kung saan nakakamit ng tao ang buhay at ang tanging landas kung saan makikilala ng tao ang Diyos at masasang-ayunan ng Diyos. Kung hindi mo hahanapin ang daan ng buhay na ibinigay ni Kristo ng mga huling araw, sa gayon, hindi mo kailanman makukuha ang pagsang-ayon ni Jesus. At hindi magiging karapat-dapat pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit. Silang mga nagnanais na makamtan ng buhay nang hindi umaasa sa katotohanan na sinambit ni Kristo ay ang mga pinakahibang na tao sa mundo. At silang mga hindi tumatanggap ng daan ng buhay na inihatid ni Kristo ay mga ligaw sa guni-guni. Kaya sinasabi kong, ang mga taong di tumatanggap sa Kristo ng mga huling araw ay magpakailanmang kamumuhian ng Diyos. Si Kristo ang daanan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw na walang sino man ang makakalampas. Walang sino man
ang maaaring gawing perpekto ng Diyos kundi sa pamamagitan ni Kristo lang. Naniniwala ka sa Diyos, kaya dapat mong tanggapin ang salita niya at sumunod sa kanyang paraan. Di mo dapat isipin lang ang maggamit ng biyaya nang di tumatanggap ng katotohanan o tumatanggap ng tustos ng buhay. Dumarating si Kristo sa mga huling araw upang lahat ng tunay na naniniwala sa Kanya ay maaaring mabigyan ng buhay. Ang Kanyang gawain ay para sa pagtatapos ng lumang kapanahunan at ang pagpasok sa isang bago. At ito ang landas na dapat tahakin ng lahat ng papasok sa bagong kapanahunan. Kapag wala kang kakayahang kilalanin siya at bagkus ay sinusumpa, nilalapastangan o inuusig pa siya. Kung gayon nakatakda kang masunog ng magpakailanman at hindi kailanman makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang Kristong ito ay ang mismong pagpapahayag ng banal na Espiritu, ang pagpapahayag ng Diyos, ang siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na gumawa sa kanyang gawain sa lupa. Kaya sinasabi kong, kung di mo matatanggap ang lahat ng ginagawa ng Kristo ng mga huling araw, kung gayon nilalapastangan mo ang banal na Espiritu, ang ganti na dapat pagdusahan ng mga lumalapastangan sa banal na Espiritu ay maliwanag sa lahat. Sinasabi ko rin sa iyo na, kapag lumaban ka sa Kristo ng mga huling araw at tinanggihan mo siya, walang sino man ang makakapasan sa mga kahihinatnan para sa iyo. Simula sa araw na ito, di ka magkakaroon ng isa pang pagkakataon upang kamtin ang pagsang-ayon ng Diyos. Kahit subukin mong tubusin ang iyong sarili, hindi mo kailanman muling makikita ang mukha ng Diyos. Sapagkat ang iyong kinakalaban ay hindi isang tao, ang iyong tinatakwil ay hindi isang mahinang nilalang, kundi si Kristo. Alam mo ba kung ano ang kahinat na nito? Hindi isang maliit na pagkakamali ang iyong ginawa, kundi isang karumal-dumal na krimen. At sa gayon, ipinapayo ko sa lahat na huwag ilabas ang inyong mga pangil laban sa katotohanan o gumawa ng bulagsak na pamumuna. Dahil ang katotohanan lang ang makapagdadala sa iyo ng buhay at ang katotohanan lang ang magpapahintulot na may panganak kang muli at makita ang mukha ng Diyos. Amen. Amen. Napakahalaga ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Oo. Namumuhay tayo sa isang masagana, demokratiko at maayos na bansa. At malaya nating sinasamba ang Diyos sa isang matatag na kapaligiran. Labis ko tong pinagpapasalamat. Pagpapala ito ng Diyos sa China. Amen. Amen. Kaya dapat, mahalin natin ang bansa't iglesia, tumulong sa kapwa, sumunod sa utos ng Central Committee, mas tumulong pa sa mga layunin ng 19th National People's Congress, at manalangin para sa lakas at yaman ng bansa at kalusugan ng mga tao. Amen. Amen. Tama yun sinasabi. Ay na! Tapos na ang trabaho! Sige. Salamat. Alis na ako. Ano naman? Teka. 100. Sige. Salamat. Alis na ako. Tayo naman. Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala niya ang kapanahunan ng biyaya at tinapos ang kapanahunan ng kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging katawang tao. At nang siya ay naging katawang tao sa panahong ito, tinapos niya ang kapanahunan ng biyaya at dinala ang kapanahunan ng kaharian. Ang lahat ng tumatanggap sa ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay madadala tungo sa kapanahunan ng kaharian at personal na makakatanggap ng paggabay ng Diyos. Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog para sa kasalanan ng tao.
at hindi inalis sa tao ang lahat ng kanyang tiwaling disposisyon. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangangailangan kay Jesus na akuin ang mga kasalanan ng tao bilang handog para sa kasalanan, kundi nangangailangan din sa Diyos na gumawa ng mas malaking gawain upang ganap na tanggalin sa tao ang kanyang disposisyon na nagawang tiwali ni Satanas. At sa gayon, matapos mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan, ang Diyos ay bumalik na sa katawang tao upang pangunahan ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol. At ang gawaing ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na lupain. Ang lahat ng nagpapasailalim sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at makakatanggap ng mas malalaking pagpapala. Sila'y tunay na mamumuhay sa liwanag at makakamtan ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Teka, dahan-dahan. Pakiayos niyo yung mga yan. Bandaro, no? Dumugo yun. Director Xu, hindi na kailangan. Kunin mo na. Pastor Xu, ha? Yung isa sa gawang pagtatanghal sa simbahan nyo para sa National Day, isa yung napakahalagang kaganapan. Totoo yan. Alam mo kahulugan nun. Ang ibig sabihin, yung polisiyo ng pagsasachino ng Kristyanismo ay mas dinatanggap na ng mga tao. Kung nasaan ang puso ng tao, nandun din tayo, syempre. Pinapakita nun ang pagmamahal ng mga mananampalataya para sa partido natin. Tinuturing ng bureau chief na si Mr. Ma na mahalaga ang gaganapin sa simbahan nyo. Kaya siguraduhin mo na hindi siya mabibigo. Talagang hindi. Pinapangako kong hinding-hindi magkakaproblema ang seremonya. Ganun nga dapat. Ang pagsunod lang sa partido ang bagay na dapat mong gawin. Sa mga huling araw, gumagamit si Kristo ng sari-saring katotohanan upang turuan ng tao. Ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita't gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan. Gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat mabuhay ng normal ang tao, gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasagawa ng kanyang gawain ng paghatol, hindi lang basta nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa ilang salita lang. Inilalantad, pinakikitunguhan at tinatabas din niya ng pangmatagalan. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo at pagtatabas ay di maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanan na hindi malang tinataglay ng tao. Ang ganitong paraan lang ang tinuturing na paghatol. Sa ganitong uri ng paghatol lang masusupil ang tao at makukumbinsi ng husto na magpasakop sa Diyos at makamta ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang dinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ang gawain ng paghatol ay nagtutulot sa taong magtamo ng pangunawa sa kalooban ng Diyos sa layunin ng gawain ng Diyos at sa mga hiwagang hindi niya magawang unawain. Tinutulutan din itong taong makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian. Gayon din para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gawaing ito
ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Amen. Amen. Kung di mo pinag-uukulan ng pagpapahalaga ang mga katotohanan ito at palaging iniisip ang pag-iwas sa mga ito o paghahanap ng isang bagong paraan bukod sa mga ito, kung gayon, sinasabi kong lubha kang makasalanan. Kung mayroon kang pananalig sa Diyos, ngunit di mo hinahanap ang katotohanan o ang kalooban ng Diyos, o di mo iniibig ang daang nagdadala sa iyo ng mas malapit sa Diyos, kung gayon, sinusubukan mong iwasan ang paghatol, at sunod-sunuran ka at taksil na tumatakas mula sa dakilang puting trono. Di patatawarin ng Diyos ang isa man sa mga mapanghimagsik na tumatakas sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang gayong mga tao ay makatatanggap ng mas mabigat na kaparusahan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Nasaan sa Xiao Chen? Ayaw na siya. Bilisan mo. Kanina ka pa na. Oo, nandito na ako. Sige, handa na? Pastor Su, ito yung programa. Pambansang awit muna, tapos susunod ang sayaw na to. Tapos kakanta ng koro ng Laging Kasama ang Partido. Tapos may crosstalk at maikling dula. At ang huli, kakanta ang koro ng Partido, Aking Pinakamamahal na Ina. Kung meron kayong gustong ipabago, sabihin nyo lang. Ilipat natin dito tong Partido, Aking Pinakamamahal na Ina. At ilagay natin sa uli tong Laging Kasama ang Partido. Sige, babaguhin na lang namin. Okay. Ligtas ba ang lahat? Oo. Nasa loob na sina Brother Sean. Pumasok na. Sige. Sa maraming lugar, nahulaan na ng Diyos ang pagkakamit sa isang grupo ng mga mananagumpay sa lupain ng sinim. Sa silangan ng mundo, makakamit ang mga mananagumpay. Kaya, walang dudang ang lupain ng sinim ay kung saan tatapak ang Diyos sa ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Eksakto kung saan namamalagi ang malaking pulang dragon. Doon tatamuhin ng Diyos ang mga inapon ng malaking pulang dragon upang ito ay lubusang matalo at mapahiya. Gigisingin ng Diyos ang naghihirap ng mga taong ito upang lumabas sila sa hamog at tanggihan ng malaking pulang dragon. Gigising ang mga taong to mula sa kanilang panaginip. Makikilala kung ano talaga ang malaking pulang dragon, magagawang ibigay ang kanilang buong puso sa Diyos. Aahon mula sa pangaapi ng mga puwersang madilim, tatayo sa silangan ng mundo at magiging patunay ng tagumpay ng Diyos. Pagkatapos lamang noon, matatamo ng Diyos ang kaluwalhatian. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magbasa tayo ng ilang pang salita na makapangyari ang Diyos. Sige. Magbasa tayo. Natanggap na ba ninyo ang mga pagpapalang ibinigay sa inyo? Hinanap na ba ninyo ang mga ipinangako sa inyo? Sa ilalim ng paggabay ng aking liwanag, tiyak na makakawala kayo sa pagkasakal ng puwersa ng kadiliman. Sa gitna ng kadiliman, hindi niyo maiwawala ang ilaw na gumagabay sa inyo. Tiyak na kayo magiging Panginoon ng lahat ng nilalang. Tiyak na kayo ay magiging mananagumpay sa harap ni Satanas. Sa pagbagsak ng kaharian ng malaking pulang dragon, tiyak na tatayo kayo sa kalagitnaan ng napakaraming tao upang sumaksi sa aking tagumpay. Tiyak na magiging matatag at matibay kayo sa lupain ng sinim. Sa mga pagdurusang tinitiis nyo, mamanahin nyo ang mga pagpapala ko. At tiyak na sisinaga ng aking kaluwalhatian ang buong sansinukob. Amen. Napakaganda. Salamat.
Magpakamusog kayo. Salamat sa Panginoon. Alam ko na nagsisikap kayong lahat sa pagsasanay. Masayang Religious Affairs Bureau sa ginagawa natin. Kaya uminom tayo para sa tagumpay ng pagtatanghal bukas. Kumanta tayo ng himno ng mga salita ng Diyos. Ito yung natutunan natin dumako sa Zion na may pagpupuri. Sun